Ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat at yan naman po, makikita nyo na naman, no, wala pang isang araw tumama po tayo sa ating prediction, tumaas ang SLP. Sinabi ko po kahapon, no, na pwede po kayong bumili. Ayan, mga nasa July 29 nga po tayo kahapon, and then sabi ko pwede mag-entry. Ang in-indicate ko dun ay pwede tayong bumili ngayon, pwede nating isell kinabukasan o mga dalawang araw, no, which is ayan po nangyari na tumaas talaga itong si SLP. Dahil yun nga, may mga nakita tayong indicators, may mga nagsisignifies na tataas talaga siya. And ngayon, yun ulit, gagawan ulit natin ng analysisation, no, kung dapat pa bang bumili ng SLP, kung pwede pa bang humabol, kasi ganun eh, minsan tumaas na, hindi tayo nakabili nung una, parang gusto nating mag-entry, ano? So kaya naman ngayon, ayan ang tatalakayin natin, bibigyan natin ng update and analysis and prediction itong si SLP. Kaya naman kung gusto mong kumita rin, no, kagaya ng mga followers natin dito sa YouTube ay ayan, panoorin mo nang buo ang video na ito. Pero kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Asena, aka The Estudiante Trader. Gumagawa tayo ng mga videos patungkol sa, actually sa crypto analysis, trading and investing, business and finance, economics, yan, mga life advices. So, kaya naman kung gusto nyo pa naman gantong content ay mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel, yan, The Estudiant Trader. Almost 24,000 subscribers na tayo, kaya naman pag dumami pa tayo man dumami, ay patuloy tayo magpapag-giveaways ng mas marami pang blessing, ano. Syempre, habang papalaki yung community natin, yun, kailangan malaki, marami din yung binibless natin, ano. So, kaya naman, ayan, i-click nyo na rin yung notification bell button dyan, may makikita po kayo para lagi kang updated every time na may mga new contents po tayo. At sasabihin ko lang ng mga ka-traders na yun na nga sa mga beginners po dyan sa trading, especially for more strategies and secret and skills, no, na matututunan nyo po, ayan, sa mga beginners po dyan na may willingness and eagerness na matuto ng trading. Ano, meron nga tayong trading course na ginawa. Actually, ang dami ko na natulungan and naturuan ng mga students. Ayan, katulad po nito ni Ma'am Princess. Ayan, sabi niyang ganyan, eh talagang unti-unti nagiging independent trader na sila. Yung dating hindi marunong, yun nga, nagpe-mentor sa atin, eh unti-unti na po silang natututo. Kaya naman, ayan, sabi niya, sana mas madami pa daw akong matulungan. Kaya naman po, ayan, yung masterclass natin, para po makasali dito sa ating trading program na ginawa, no, unang-una kasi masterclass natin, one-on-one tutorial, ayan, para mas focus ako sa effectivity and efficiency lang learning ng bawat kong students. Pangalawa po, lifetime consultation for free. Ibig sabihin, kahit anytime po, pwede pong kayong magtanong sa akin. And number 3, masterclass natin ay sineshare ko na po ang aking mga personal secret and strategies. Ayan, ang dami na pong nag-inquire ngayon and still, ang dami pa rin gustong sumali at very limited lang po ang ating slot. Especially po, ayan, sa ngayon po, as of now, ay 50% off po ang ating trading program. Kaya naman, mag-inquire na po kayo dito sa aking official Facebook page na The Estudiante Trader para makapag-inquire na po kayo agad at malaman nyo na ang details at makasali na kayo sa ating trading program. Plus din, meron pa yung free Binance shirt na limited lang din po. Okay, at sasabihin ko na rin, yun nga, meron tayong pag-giveaways na Apple earphones. Lagi kong sinasabi, ang dami na pong nanalo niyan, yung mga 3,000 peso cash. Pini-PM ko po sila isa-isa, ayan, sa mga nakaka-receive nito. So, ang dami na nakareceive ng Binance shirt, mostly. Sobra, ayan, yung pinamimigay natin pati sa mga students din natin and to the subscribers, no? So, kaya naman po, ayan, kapag nagawa nyo na yung mechanics, which is like, share, and subscribe, and i-comment nyo dyan sa comment section yung Facebook name ninyo at kung bakit kayong karapat-dapat na manalo, eh, anytime po, no? At may chance na kayong manalo ng ating mga pag-giveaways, alright? And without further ado, mga ka-traders, ano, eh, i-analyze na natin itong si SLP para direct to the point na, no, para wala nang paligoy-ligoy, no. Pero bago natin simulan yun nga, mag-subscribe na kayo para naman nagsagayon, mas marami pa tayong mabuild na community at matulungan also. Alright, so makikita natin dito, ganun pa rin yung support and resistance, which is very significant, no, pagdating dito ngayon sa lagay ng SLP, ganun din naman ang Bitcoin, tumaas, at tumaas din ang Ethereum, no, tumama yung sinabi natin. So, ang MA niya naging good to buy ngayon lang din, but then hindi tayo sa ngayon sa MA magbabase, kundi sa tinatawag natin na RSI, no, momentum indicator ang gagamitin natin kung overbought na ba siya or oversold. Pero, ang price ngayon ng SLP,
ano, ay nasa 0.25 peso cents po. Okay, 0.25, gapon po 24. Actually, malaking difference yun kung kahapon kayo bumili. Malaking upside ng percentage din yun. At kung makikita nyo dito, yung RSI po natin ay, dapat yan naka 14. So, ang RSI niya ay nasa, ayan na, pa 60... And actually, nasa 60 na, 60 plus, oh, 60.0 something. So, kaya naman, ibig sabihin ba niyan, risky na ba para bumili? O kaya naman, ano ba, pwede pa bang bumili ngayon? So, ang sagot natin dyan ay, medyo late na kasi ngayon para mag-entry. Ang tinitignan natin dyan, mainly, yung breakout na lang. Kasi kahapon, yun nga eh, sa trading timing ang tinitignan natin, hindi yung price, no? Mura ba siya ngayon? Bumaba ba siya ngayon? Tumaas ba siya ngayon? Good timing ba ngayon? That is the right question to that. Okay, kaya naman ngayon, ang lapit pa sa resistance, di ba? Yun din yung factors nun eh, bukod sa magiging overbought na siya, no, ang lapit pa sa resistance, which is, no, makikita nyo naman, dun dine-decline. No, pero may mga hint tayo dyan. Ito na, papaalalahanan ko na kayo. Sasabihin ko na kung saan ba siya magiging good to buy. No, magiging good to buy po ang SLP, hindi as of now. Okay? So, hey, sir, saan magiging good to buy ang SLP? Oh, ito po, para mas makasigurado tayo, eh mas okay na bumili tayo ng SLP o ng kahit anong pamang cryptocurrency, yung tinatawag nating yung BOBO strategy or yung momentum strategy nga in trading, no? O, anong meron doon? Anong ibig sabihin doon? Bibili tayo kapag kayan ay nag-breakout. Kasi ang mangyayari dyan, parang psychology lang eh, no? Tumaas yung ganyan dito sa inside these two resistances natin, no? Anong nangyari? Dinecline. Tumaas, dinecline ulit. Tumaas, dinecline. Tumaas, dinecline. Tumaas, dinecline. Ngayon, tumataas na naman. Baka, ang mangyari kasi natin sa atin dyan, no? Tumaas ng konti, bumili tayo, biglang bumaba. Ayun yung pinaprevent natin. Kaya ako sinasabi ngayon na this is not the right timing to entry or to buy. But then, there will be always a right timing, mga ka-traders, no? Na kung saan hindi nga lang ngayon, pero eto na nga, no? Dalawang possible na entry kasi talaga dyan, no? Hindi pwedeng isa, hindi pwedeng laging sigurado tayo, kailangan may option, no? May plan B, ganun dapat sa trading, ano? So, makikita nyo ganyan, ayan, kapag ka eto bumaba, saan ba siya magiging good to buy, no? Mas okay nga yun, dalawa yung entry option natin, eh. So, pwedeng dito sa support, kasi strong support din naman, pero kasi itong resistance ngayon, syempre, hindi nga siya good to buy ngayon. Saan tayo bibili? Pag lumagpas yan sa resistance. No, ako na po magsasabi sa inyo, pag lumagpas yan ng resistance, or ibig sabihin, it reaches beyond this resistance area, no, there will be a momentum that buyers will push the price up again. No, and there will be a massive upside or upward particular movement in the price action. So, ganun po ang probably na mangyari dyan. Especially, ayan na nga, andun naman eh, andun naman yung momentum eh. No? Ang iniiwasan lang natin ngayon, nagiging cautious lang tayo, nagiging careful lang tayo sa ating pag-entry na hindi, uy, porkit umaangat ngayon, di ba? Ayan no, di ba? Malapit ng umangat doon, eh, entry na ba agad? Di ba? So, pinag-iisipan natin yan at pinagplanuhan, inoobserbahan, no? Hindi laging entry agad, nasabihan lang tayo, sikat yung crypto na yun, yun din ang trading lesson. Diba? Kaya naman, yan, edi hopefully nga, no, sana nga mag-breakout na itong si SLP. At ganun din naman ang sentiment ng crypto market ngayon, Bitcoin, Ethereum, BNB, Avalanche, no, halos lahat ng cryptocurrencies tumataas naman, no, in the past few days, especially yan dito pag-bounce sa support level niya. Kaya naman, yun muna ang insights natin dito sa SLP. Yan, sana marami tayo natulungan kahapon. Kung bumili kayo, actually nandito po yun. No, dito tayo nag-predict banda, tataas yan. No, pong nangyari, tumaas. So, ang laking upside na din yan. Kaya naman, yun, no? At i-comment nyo na rin kung anong insights nyo dito sa SLP, mga ka-traders, para ma-discuss natin. Again, ayan pala, share ko lang sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon yan, mga nakasama na natin yan, si Coach Migs. So, kung kilala nyo siya, napakagaling, no? At super successful na. At nasa 20s pa lang siya. And, ayan, syempre naman, sino ba naman di makilala kay Sir Marvin Germo, na idol natin yan. And ayan, soon, collab, no? The Estudiante Trader and Marvin Germo. So,
cutie, di ba? So, kaya naman mga ka-traders, ayan. Again, sa mga gustong sumali sa ating Trading 101 Masterclass na one-on-one tutorial, and binibigay ko na yung mga tamang pag-aralan, kailangang maging mindset, no, right mindset and knowledge to be able to win the market and to be an independent trader, eh, yan po, mag-inquire na kayo sa ating official Facebook page na The Estudyante Trader. Okay, so yun lang po mga ka-traders, marami pa tayong aabangan dito sa SLP, and yun nga, sana nga mag-breakout na ito. So, bye-bye po mga ka-traders, and God bless us all.